guys, this is Kate Dimson. For today's vlog ay magluluto ako ng ginataang hipon. Guys, ito na siya. This is itong mga ingredients natin. First, eh, pinainit ko na yung ano, yung kawali. Siyempre, ilalagay natin itong mantika. Parang ang daming mantika. So, buksan muna natin yung exhaust. Hindi ko pa pala nalinis yung nabuksan yung hipon. Yung hipon ko ay ano na to siya, guys. Wala na siyang ulo. Wala na siyang ulo. So, ito siya. Wala na siyang ulo. Wala na siyang ulo. So, first ay ilalagay natin itong luya. Siyempre, isagitahin natin yan. At konti lang naman yung lulutuin ko. It's because ako lang naman mag-isa ang kumakain nito. Ay, hindi pala ako nakaluto ng rice. Luto muna ako ng rice. Ayan. Dahil-dahil muna natin itong ginger hanggang sa malutong ng konti. Alam nyo guys, hindi talaga ako magaling magluto. Natututo lang din ako. It's because pag tayo ay nagkapag-abroad at naging katulong tayo sa ibang bansa, talagang lahat ay gagawin mo para sa ating mga amo, di ba? Kailangan nating matuto. So, nung nasa Pinas ako before, hindi talaga ako magaling, marunong magluto pala, hindi lang magaling. Hindi talaga ako marunong magluto. Ngayon, okay na, kahit papano, natututo na rin. Hindi naman ako magaling magluto, at least, marunong. Yun. So, marunong na din akong magluto kahit papano. But, yun ang importante guys, yung kahit na hindi tayo magaling, at least, nakapagluto tayo, pasaya natin yung pamilya natin, hindi sila nagugutuman, o diba? Ganon. So, kailangan nating matuto talaga, lalo at may pamilya na tayo. Huwag tayong umasa sa puro bili sa labas, di ba? Kailangan din natin mag-effort para sa ating pamilya. So, yun, nilagay ko na yung chili ko. Kasi itong chili na to is dry chili siya. Tsaka meron din pala akong lemon juice. Yun. Nangangagat yung ano, yung oil. Ay, lalagay ko pala yung ano muna. Kasi yung hipon, wala na siyang ulo. So, gulay muna ilalagay ko. Binabay ko na siya kasi same lang yan sila ng gawin ng pagluto. Kasi parang ang lalaki ng ano ko. Ang lalaki ng hiwa ko ng sayote. O diba, ganito talaga ako guys pag nagluto. Kung saan sa kawali na yung niluluto ko, saka ko siya hihiwain. O diba, ang galing. Ganito ako guys. Ganito ako guys pag nagluto. Yung usada yung sa kawali, saka ko yan yung maiisip na ay malalaki pala yung niluluto ko. Yung mga hiniwa ko. So ganun siya. Pagkita-gitahin ko muna siya ng konti. Ganito lang ako guys pag nagluto. Hindi talaga ako yung kagalingan, no? So, ito lang siya. Saka ilalagay ko tong prawn. Para lumasa siya kaagad yung balat. Kasi may balat pa naman siya. Then, lalagyan ko siya ng paminta na durog. Kasi gusto ko durog. Gusto ko maraming paminta para yung tapos lalagyan ko siya ng dahon ng ewan, mahilig lang talaga ako maglagay ng dahon pag may gata.
Pero isa lang nilalagay ko kasi ayaw ko ng amoy niya masyado. And then mag-asin-asin muna tayo para lumasa siya. Pero lalagyan ko to siya ng nor mamaya ng konti. Welcome back. Hello guys. Welcome back. So ito na nga siya. Nalagyan ko na siya ng mga ingredients. And then, now is, parang yung gulay niya is, ano na siya. Malambot na. Kasi tinakpan ko muna siya and then pinalambot. So ngayon maglalagay ako ng gata. Kasi wala namang pure gata dito. So aasa tayo sa ganitong mga gata-gata. So lalagyan ko na siya ng gata. Kasi ano na siya. Medyo malambot na yung ano niya, gulay. Ganyan lang siya. Gusto ko kasi, pag nag-gata ako, yung may sabaw siya. Ayaw ko ng malakot, ayaw ko ng walang sabaw. Kasi, ang masarap lang talaga, pag nag-gata ka eh, yung sabaw. Diba? Kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa sabaw. Kahit saan man tayo pumunta ng bansa, maghahanap at maghahanap tayo guys ng sabaw. So sinong taga ibang bansa diyan na hindi naghahanap ng sabaw, 'di ba? Kaya ako talaga pag may kasi nga dito sa lugar namin, Indonesia is bundok kami. Yung pagkain dito guys is hindi totaling hindi sila mahilig sa sabaw. May sabaw man sila pero yung iba sa luto natin, ganon. So sa Australia naman, hindi rin ako makapagluto ng may sabaw na sa kadahilanan na ang mga tao sa bahay ay hindi kumakain ng sabaw, ng may sabaw. So, yun. Kaya makapagsabaw lang talaga ako pag umuwi ako ng Pilipinas or if I have a chance sa other restaurant, sa mga restaurant na may mga sabaw. Sabaw talaga yung in-order ko kasi, yun nga, pahirapan ang paghanap ng may sabaw. So, ganon lang siya guys. So, ako talaga pag nagluto ay may sabaw. Para sabaw is life tayo, di ba? Ganun guys. So, ito na nga siya. So, mamaya, pag nagluto na siya, is titikman na natin siya guys. Okay, see you later. Guys, tapos na ang ating pagluluto. So, ngayon, ito na siya. Kasi di ko siya mabuhat. O, di ba? Luto na siya. So, ngayon, titikman natin kung ano ang lasa niya. Kasi luto na siya, guys. Oh. Ang sarap, guys. Promise. Sabay ganun. Makakalimutan mo yung jowa mo. So, that's it for today's video. My cooking mini vlog. Hope you subscribe and hit my notification bell para updated po kayo sa aking mga video. So, thank you so much sa panonood. And this is Kate Dimson na nagsasabing, God bless you all! Bye!